Kunings. Yan. Masyal lang kami ni OBR. Sinama ko si OBR dito. Yan, pabalik kami ngayon. Sa lang daw niya makita. Yan, ano, papansin niyo yung side mirror natin. Nalita ko na. Nakano na tayo ngayon. Smoke Ducati type side mirror. Yan. Smoke yung ano niya. Yung brand niya. Wala akong makita nung Nemo eh. Pero pala maganap nun. Dito ko lang nabili yan eh sa may Balibago, sa may isa amin. Nag-ikot-ikot ako doon, naganap ako ng Nemo kasi wala akong makita. Ito lang nakita ko, Smoke yung brand. Yan, yung pinakamura ko nakita. Pero makakabili naman kayo niya sa Shopee. Mas mura pa. Siguro lagi kayo yung link sa description, pati yung Nemo. Yung ano, papansin nyo rin, itong baren ko. Pinalita ko siya ng mahaba, hindi ito yung stock. Mahaba yan. So, yan yung nakiklik, nakakabit kay click. Kaya lang, medyo ano siya, medyo magaan siya ng konti compared sa stock. Kasi ano yan, alloy. Yung stock kasi natin, steel, so mabigat talaga yun. Medyo ramdam ko yung konting vibration. Yan, pag-isipan ko na lang kung paano ko didiskartehan para matanggal ko yung vibration. Pakita ko muna sa inyo yung process kung paano ko kinabit yan. Yung Ducati type side mirror natin. Ganda, no? Ang laki eh. Kitang-kita. Kitang-kita lahat eh. Pakita ko muna sa inyo. Madali lang naman yan. Bago natin i-review. Ito yung nabili kong side mirror na ipapalit natin. Ano siya? Ducati type na side mirror. Ang brand niya is Smoke. So, black lang yan. Palitan natin itong baren side mirrors natin. Nabili ko lang ito ng 550. So, makakabili kayo sa Shopee nito. Feeling ko mas mura. Yung nakita ko, parang mga 350 lang. So, yan siya. Clear lens. And clear lens. Tapos may kasama siyang mga tornilyo. At yung kasama niya na bolts. Ayan. Dalawang forward, isang reverse. At merong lock washer. Tsaka yung Allen key. Ayan. Ito palang baren side mirror natin. Ayan, ito siya. Ay, sinama ko siya dito sa stock na baren. Kasi pag ito lang nakakabit, nagbabibrate yan eh. Mabibrate yung manivela. So kailangan isama mo to para hindi siya magvibrate. Ngayon, ginawa ko dyan. Ito yan. Ito yung mismong baren side mirrors. Lagi ako ng flyball. Ito, flyball to eh. Stock na bola ng ano, ng click ko. Anggalin natin to. Ginamitan ko yan ng mahaba na tornilyo syempre. Para mahipasok ko. Bumili ako ng mahaba ito. Tapos itong bola. Yan, fly ball. Magiging ako ng nut sa loob. Para hindi siya arug-alug na ganun pag kinabit. Yan, technique lang sa mga gustong magkabit ng baren side mirror. Yan, pero alisin ko na to. Tapos balik natin itong stock na baren. Ito yung bolt ng stock baren natin. Ito pala, pag una nyong first time nyong babaklasin to, itong bolt na to. Meron niyang thread locker sa loob eh, so mahirap yan tanggalin. So kung meron kayo nung impact screw driver, yun ang maganda pang tanggal. Napupukpukin mo yun na ganun, pukpukin mo tapos pang ikot siyang ganun eh. Either paluwag or pasigip. Ang ginawa ko, pinatanggal ko to sa kasa nung una. Hindi na ako mahirapan. Marami na lost thread na nito eh. Pagka hindi nila matanggal, hindi nila alam bakit. Kasi meron siyang thread locker sa loob. Nakabit na natin itong isa. Ito pala, kung halimbawa matigas pihitin, mayroon pi-adjust. Pwede niyang tanggalin dito. Uluwagan. So, natanggalin niya lang itong ilalim na cover. Yan, tapos pwede niyang uluwagan yung bolt na yan. Yan, yung bolt na yan. Uluwagan niya yan. So, mas madali niya magagalaw ito. Freely mamamove. Pag mag-adjust kaya, halimbawa masikip. Lugan natin to. Para madali tayo mag-adjust. Yan, konti lang. Yan o. Ah. Mas madali mag-alaw. Supersado. Tapos yung gagamitin natin yung bolt nito. Yan, meron siyang kasama na.
So, itong sa atin pa forward. Meron kasi itong reverse eh. Isa sa tatlong to may reverse. Ito, dalawang forward, isang reverse. Ayan, pwede natin gamitin yan, dalhin mo sa dalawang yan. Or, ako meron ako ditong bolts na pinagamit ako dati. Ito na gamitin ko, sakto lang naman yan. Ayan, malaki pa yung kapit nyan. Ayan. Mahaba pa, sakto lang. Ito na gamitin ko. Tagyan ko na rin ito para hindi masyado ma-damage yung pintura. Ayan. Lock washer. Ito yung sinasabi ko na sa stock side mirror ng ADB. Ayan ito. Ito, pa-forward siya. Ito. Itong adapter. Kasi yung kabit mo sa kanya, pa-reverse. Ayan, yung mismo side mirror natin, na stem, ito. Reverse yan. So, ang higpit niya, counterclockwise. Yan, pa ganyan, no? Ganyan siya may higpit. Pares yan, ha? May stock. So, kung gagamitin yung adapter, gusto nyo itaas, kailangan nyo bumili ng isa pang reverse kasi isa lang yung kasama nito, eh. Para maikabit nyo to. Ito yung in-adjust natin. Ayan, ang dali niyang pihitin. Dali niyang anggulo. Pwede yung ganyan. Siguro ito, isasagad ko na lang dito. Yung bangga na siya dito eh. Bangga siya sa reservoir. Medyo may space ng konti, tapos sigpitan ko. Ito, ano to? Banjo bolts to. Na... sagad na natin. Banjo bolts na pinutulang ko. Pinutulang ko yan eh, para sakto lang. Yan, sakto lang muna. Discardahan naman natin yung alignment para sa atin. Magkaiba naman tayo ng preference eh. Dating sa alignment. Adjust-adjust nyo lang kung ano yung preference nyo. Bago nyo higpitan to, yan yung tinanggal natin. Mas pala eh. Hanapan ko lang ng gusto kong angle. Kasi maganda yung ganito. Yung ganyan o. Ganda yung nakaganon. Ito pala consider nyo din. Yung kapag naka-gloves kayo, kung naman na-gloves nyo, dapat hindi siya sumasabit. Wala naman sabit, malayo. Kahit mababa siya, layo pa ng gloves ko. Yan, iaanggulo ko muna ito ng sa preference ko. Tapos okay na yan. Ang ginawa ko, nakaganon siya. Naka-forward siyang ganon. Yung tilt nito. Forward tilt, tapos nakasagad yung baba dito. Nasagad yan ang angle. Hindi mo na pwede ibaba yan eh. Pag naka-forward na ganon, tapos nakasagad dito. Yan, yan yung gusto kong angle. Yan, ganon yung tsura niya. Nasa harap, madilim lang. Ito pala yung ano ko, stock modified side mirror ko. I-click. Saka i-beat. Yan, pagka ganyan okay na, pwede natin higpitan dito yan. So, inigpitan ko na to. So, kabit na lang natin to. Yung dalawa niyang ano, cover sa ilalim. Same lang oh, ng viewing. Naman difference na. Hindi okay, hindi siya naka-zoom ito. Ibig sabihin, tama siya. Test ride na. Yan, yung ano pala ito, binago ko yung tilt angle niya. Diba nakaganon niya nung una ang ginawa ko. Ginawa ko, binaligo dito. Kasi pag niligo ko ng full turn, either left or right, tumatama siya dito sa may windshield natin. Kaya binago ko yung tilt, ginawa ko naka-tilt siya pabalik para hindi siya tatama dito sa windshield natin pag fino-full turn natin ang left or right. Ano, okay na. Kasi yung angle kasi nang sa akin, nakababa eh. No? Hindi yung usually na nakikita ko nag-aabit nito, naka-ngat siya ganun.
Ganyan kasi yung mas type ko na angle. Nasa nakasanayan ko kasi yung stock modified side mirrors ko ni Beta Click. Parang ganyan din yung viewing angle niya eh. Naka ganito, parang horizontal. Hindi siya naka tilt ng angle. So kaya rin pinalitan ko yan ng baren nga. Kasi masyadong maiksi yung stock na baren. Ito kasi mahaba to. Ayan nga lang, ang downside nito, mas magaan siya dun sa stock. So medyo ma-vibrate siya. So ngayon siguro mag-fabricate ako ng parang spacer. Yung stock pa rin gagamitin ko, tapos may spacer na either alloy or steel. Pwede akong mag-fabricate na sa machine shop para humaba-haba siya, para hindi siya maiksi tingnan. Kasi ito, lagpas-lagpas pa nga ito eh. Pwede pa mag-fabricate na mas mahaba para medyo pumantay. Pero okay lang naman niya, pwede naman i-ganun eh kung ano, stock pa rin yung gamitin niya. Pero ako medyo ano lang ako sa yung in-install ko na ganyan. Gusto ko yung ano talaga, yung gusto ko talaga makakalabasan. Medyo maarte, no? Yung pagdating naman sa viewing angle, napakalaki. Compared dun sa stock na stock modified ang gamit ko. Yung isa, kay Ibit, kay Click. Ano yun, stock? Side mirror na Yamaha, yung down type. Ito, mas malaki to. Tapos yung halos same lang yung ano niya, yung view niya. So, hindi siya naka-zoom. Unlike dun sa meron, di ba, mga side mirrors na aftermarket na naka-zoom. Actually, yung barren side mirrors na unang nakalagay dito, yung ginamit ko. Dati, hindi rin yung naka-zoom kasi maliit lang talaga yun. Tsaka medyo takahuli eh. Wala kasing malinaw na memo ang LTO sa mga barren side mirrors. Na medyo magulo. So tayo, dito tayo sa safe side. Kaya gamit ko nga kay Beta Click, stock modified side mirrors. Kasi ito, kay ADV, ito nung ginamit ko. Gusto ko lang itry ito. Dami kasi ako nakikita na ito yung sinasuggest nila na ano, side mirror. Maganda daw. So honestly, para sa akin, maganda nga talaga siya. Diba OBR, maganda na. At si OBR nagustuhan niya. Tapos kitang-kita ro yung likod. Sobrang laki yun. Para mahaba siya na ano, malapad. Yung haba niya, parang kasing haba nung sa stock ng Yamaha. Ang gamit ko nga. Tapos ito, mas malapad. Mas malapad yung taas niya. Kaya mas kita lalo. Ganda. Laki. Taas ng torque ni ADB. Si OBR parang na wi-wi-flash na. Wi-wi-flash. Binibiro ko ng ano ba ng mga nag-comment. May nag-comment? Sabi niya, OBR script. Saan? Sa vlog natin, yung huling vlog natin. OBR script. Sobrang daldal ko kasi hindi ka na makasingit na salita. Sabi mo, kinakat mo kasi yung mga sagot ko. Yung minimal lang naman yung vibration sa handlebar. Yan, idle yan eh, parang free will. Minimal lang. Pero pag yung stock talaga, as in, halos walang vibration. Kasi nga, mabigat yun eh. Yun yung proper na timbang. Para mawala yung vibration sa handlebar nito. Fabricate na lang ako siguro. Kasi balik ko to kay i-click. No? I-click to eh. Hiniram lang natin. Balik natin kay i-click. Tapos fabricate na lang tayo ng spacer. Na pampahaba. Para dun sa stock. Pagdating naman sa quality, siguro... Ayan, i-observe ko pa kasi ngayon ko pala kinabit eh. So, yung mga nakita ko naman na nagkabit nito sa mga madami na ako nakita actually. ADV na kung ano ng motor. Siyempre, chinecheck ko din yung review nito sa Shopee. Yung specific brand ah. Okay naman, yung iba na tatanggalan doon ng salamin. So, siguro magdedepende na lang no. Ay, update ko naman kayo eh kung sakali na magka-problema to. Nagagusta raw na OBR pumunta rito sa Little Baguio. Hindi pa namin napupuntahan din to. Ito hindi ko alam to eh. Ayun, mga na lang pala doon sa Little Baguio para mabayan lang. Hindi ko alam. Hindi pa namin nare-research yun eh. Meron doon. Pwedeng puntahan na. Dito na ulit kami. Ito na yung Clark Gate. Pero syempre, hindi tayo papasok dyan. Pauwi na tayo eh. Punta tayo doon sa may wakeboard ulit. Pakita ko sa inyo. So, yung salamin naman, yung vibration, wala siyang vibration. So, meron mga ganon yung nagba-vibrate yung salamin pag marangkada ka. Ito, wala oh. Steady lang yung salamin niya. Hindi ka maduduling. Okay din.
Okay, yung brand na Smoke. Smoke brand. Hindi ko alam talaga kung may difference yun or rebranding lang. Kung same lang ba yan ng manufacturer, no? Pero maganda quality niya. Yan, ano yan, aluminum. So, sana lang talaga tumagal. Observe na lang natin. Malalaman nyo naman yan. Kung bawa, nagpalit ako side mirror, siguro nasira. Siguro naraglag yung salamin. Pag naman sana, no? Pero mukhang okay naman, sturdy naman. Yan, observe na lang natin. Matagal-tagal pa naman gagamitin si ADV, no? So, since sobrang tagal pa. Taon. Mga 10 years nabi. 10 years tayo maglo-long ride gamit si ADV, no? Ilang years ilang years ba gusto mo? Ngayon tayo tumanda na. Ngayon tayo maging senior citizen. Ano yung pag-iigpit nyo lang dito, wag nyo lang sobrang ng higpit. Baka alalayan nyo lang, baka kasi ano eh, sira eh, no? Lahat naman na sobra, pagka nasobra, pwede masira yan. Lalo yung mga aluminum, posible na mabiyak. Dadaan lang ng pag-iigpit. Sinaktuhan ko lang yun ng higpit. Okay naman. Tapos ang lamig doon sa taas, no? Ano talaga, no? Oh, kaya pala little bagay yung lamig eh. Tapos na nun eh, bundok. Pupuntang Kunings. Tsaka little Baguio. Dami nga lang ano dito. Tumutulong mga tubig. Lalo pag nawala, pupuntang baba lahat yan. Isang sa amin, mataas na yun sa amin, ha? Pupunta pa rin doon yung tubig. Bundok na to eh. Kasi itong lugar namin bundok eh. Yung subdivision para pinatag lang. Ang ganda talaga ng salamin natin. Nice pala. Hindi tayo nagkamali ng choice bin ah. Tsaka maporma siya. Tignan niya yung ano, tsura niya oh. Matulis. Kaya ako hindi kasi na gusto yung stock na ADB. Hindi ko type yung ano niya. Porte. Medyo maano ko eh no. Marte no. Pati korte eh. Pero yun lang. Para sa akin lang naman ah. Hindi mo tayo pare-pares ng taste eh. Para sa akin, mas gusto ko yan ngayon, medyo sporty yung itsura ng salamin. Maraming mga tulis-tulis, no? Mas matulis siya, tingnan. Ano, mas makaangas eh, pag gano'n, ano, mas matapang. Yung stock na ADV, parang ano eh, kakaiba eh. Kakaiba yung korte. Hindi ko type, hindi ko lang type. Polygon. Oo, oh, parang gano'n. Pero yung usability niya, maganda yun, yung stock. Ang laki nun eh. So ito, maganda rin, ang laki nito eh. So, yung quality na lang talaga ang kailangan nating i-monitor, no, kung ano talaga. Kung matibay talaga siya, kung tatagal. So, okay na bala. Kung gusto nyo bumili niyan, okay ko na lang siguro yung link sa description. Hindi nga, pati nga yung isa. Yung kasi yung originally na gusto kong bilhin eh. Nemo yung brand. Okay ko na lang parehas. Malapit tayo sa amin. Ito, bagong gawa yung kalsada. Ang ganda. Ito yung rough road nun eh. Sakto na si ADV kasi hindi na niya inabot eh nung ginagawa pa tong kalsadan to hanggang doon sa labas. Wala na tuloy ano ngayon, off-road. Hinanaw pa off-road to si ADV. Yeah, okay lang naman kasi mas may alwa na dumaan na. Napunta tayo doon sa may wakeboard, tapos pakita ko sa inyo itong side mirror. Yan, dito kami sa may wakeboard. Ah, ito pala magandang background do. Graffiti. Ayan, ayan na yung side mirror natin. Lapitan natin. Kugi niya, no? Ganda niya, oh. Angas. Ducati type side mirror. Na ito pala. Banjo bolts to. Ang banjo bolts yun sa may brake caliper. Yung kinasaksakan niya na ano, hose. Ayan yun, banjo bolts. So, siguro putulan nyo na lang. Ito parang pinutulang ko pa yata to. Para may lagay ko siya. Yun sa dati. Gamit ko yung dati eh. Meron din naman nabibili na side mirror bolts talaga. Pang Yamaha, pang Honda, ganun. Pero yun, ang ganda na salamin oh. Yun oh. Ganda na salamin. Clear tapos, hindi naka-zoom. Hindi nagbabibrate. Ayos na ayos. Ito lang sinasabi ko. Ayan, medyo nagpas pa siya ng konti. Siguro medyo may ilang kayo sa singitan. Kung ano. Pero sanayan lang naman yan. So, yung stock ko na mabigat.
siguro magpa-fabricate ako ng parang ano niya, spacer niya, pas lalagay yung nakalagay yung stock. Para pas parang ipapantay ko lang dito ang haba niya. Papagawa na lang ako, hanap ako ng machine shop. Ang ganda. Bumagay siya para sa akin, ha, ADV. Pogi. Ganda bio. Ganda. Tapos yung nose cover natin. Papangas. Ayos. Rakim na lang kulang. Parating na pala yung rakim natin. Ayan. Antayin na lang natin yun. Ay, dito ka tapusin yung vlog, no? Alright, mga bro. Ride safe.